tips ngayon is about sa kung paano ba natin patatakbuhin ang ating YouTube channel. Paano nga ba natin patatakbuhin ang ating YouTube channel sa pagtakbo ng ating mga harang or advertiser? Advertising. Ito mga kasulid yung ititips ko sa inyo. Hindi ako, disclaimer lang mga kasulid, hindi ako bihasa dito kasi nung unang monetize ko is hindi ko rin talaga ito alam. Pero nung pinanood ko yung YouTube, mga YouTube creators ba ni YouTube? Diba, mayroong mga news dyan kung napapansin nyo. Sana basahin nyo yung mga everyday o every week na dumadating na news dito sa ating news feed, sa ating YT Studio. Kasi dyan nyo po makikita ang mga update na YouTube creators kung ano yung mga dapat natin gawin sa ating YouTube channel, di ba? Ngayon mga kasulid, yung tips ko na to is kung paano ba natin madadagdagan ang ating ads sa ating mga videos. Ito yung pinaka the best na tips ko sa inyo mga kasulid, kasi nga yung videos pala natin mga kasulid is kung 7 minutes pababa. Yung ads pala nun is depende lang sa YouTube. Diba yung ads nun? Depende lang sa YouTube. Pero kung yung videos nyo is 8 minutes pataas, pwede nyo po siyang dagdagan. Yung ads na advertising nyo is pwede nyo siyang dagdagan na kayo mismo yung maglalagay ng advertising gamit yung ito, papakita ko sa inyo mga kasulid ha. Kung may napapansin tayo yung mid-roll. Mid-roll at saka kung saan nyo ba ilalagay yung ads na yon, sa mid-roll lang yun ha, mid-roll. Iyon yung ipapakita ko sa inyo kung paano ba natin gamitin yung mid-roll na yon. At saka yung mid-rolls na yun guys, mga kasulid, hindi nyo siya magagamit kung yung videos nyo is 7 minutes pababa. Magagamit nyo lang siya kung yung videos na in-upload nyo is 8 minutes pataas yun. Kaya papakita ko sa inyo kung paano natin gamitin ang mid-rolls na to para madagdagan ang ating advertising. At saka hindi lahat ng advertising na nilagay natin is mangyayari. Yun lang yung pagandahan sa mid-rolls kasi ikaw mismo yung naglagay sa middle ng video mo ng advertising na yun, siguradong may papasok doon. Kasi minsan yung videos is, at saka yung mid-rolls na yun, pwede mo siyang lagyan sa first ng upload mo ng videos, may lalabas talaga na ads kapag yung videos mo ay ina-upload is 8 minutes pataas. Pero kung yung videos mo pala na in-upload ay 7 minutes pababa, wala pala siyang ads na lalabas kaagad kapag sa unang upload mo. Hintay ka pa ng mga 5 minutes, 10 minutes bago siya maglabas yung advertising. Ito lang mga kasulid ah, yung tips ko sa inyo. Sa mga monetize na matagal na monetize, alam nyo na to. Kaya yung mga, sinishare ko lang na to, yung mga monetize na hindi pa masyadong, hindi nila napapansin yung ganitong notification or news na pwede mo palang dagdagan ng inyong videos gamit ang mid-roll. Okay? Ngayon mga kasulid, ipapakita ko na sa inyo ang aking tips na isishare sa inyong mga monetize na, kasi meron ako mga kaibigan din. Parehas lang din naman kami kasi minsan wala rin talaga rin akong ads. Pero yung mga videos ko na walang ads na yung mga kasulid, kung napapansin nyo, sa tutorial ko yun karamihan talaga. Videos ko na walang ads is about sa editor na ginamit ko kasi hindi pala siya pwedeng i-promote. Kaya yun, mga kasulid. Ngayon mga kasulid, ngayong alam na natin, gawin na natin ang dapat natin gawin para madagdagan ang ating advertising. Ito na siya. So mga kasulid, dito na tayo. Itong unang ipapakita ko sa inyo mga kasulid, nabubulol ako. Yes, punta muna tayo dito sa crypto, sa YT Studio. Itong apps ng YT Studio, alam na lahat halos to ng mga monetize na, at saka mayroon silang ganito. Alam nyo ba mga kasulid na yung YT Studio is napakalaki yung maitutulong sa inyo, lalong-lalo na sa mga monetize at sa mga advertising nyo. Kasi dito nyo makikita kung ang lahat ng videos nyo ay nalagyan nyo ng advertising, di ba? Ng ads, ganyan. Mayroon ako mga yellow na sign. Ibig sabihin, wala talaga yan. Limited or no ads talaga siya. Dito natin mga kasulid makikita kung yung lahat ng videos natin, 'di ba? Minsan natatamad tayong mag one by one doon sa Chrome.
Kaya kung mayroon kayong apps nito, syempre lahat ng monetize mayroong apps ng YT Studio. Kaya dito nyo siya makikita halos lahat ng videos nyo kung meron na kayong, mayroon pa kayong nakalimutan na hindi nalagyan ng ads, diba? Ayan. Dito mayroon akong videos na hindi nalagyan ng ads. Yung live stream pala mga kasulid, huwag kayong matakot maglagay pa rin ng ads dyan. Kagaya nito, wala siyang ads. Ito pala yung pupuntahan natin. Kasi kapag nasa Chrome tayo, hindi natin makikita doon yung live stream, diba? Kung may ads siya o wala. Pwede, mayroon din doon. Pero parang kagaya ngayon, busy ka. Hindi mo na siya ma-scroll. Ang hirap scroll doon sa Chrome. Kaya dito ka pumunta sa YT Studio. Itong live stream na ito, lalagyan ko siya ng ads kasi allowed rin naman siyang lagyan ng ads. Mas mainam na lagyan mo ng ads yung live stream kasi mayroon pa rin mga solid na, kasulid na friend mo na pwedeng manood sa'yo. At yun na lang yung panoorin niya para hindi na siya, kung halimbawa busy yung friend mo, dito na lang siya pumunta sa live stream mo. Saka dyan na lang siya manood, dagdag pa sa iyong revenue, diba? Ngayon mga kasulid, i-click natin itong monetization at i-click natin siyempre yung monetization with ads. Ayan na siya lahat. Ito, pwede mo rin i-click itong after the video. I-click mo yan lahat. Tsaka yung withdrawals ads, doon lang sa Chrome to pwedeng gawin. Okay, papakita ko sa inyo mamaya. I-click natin yung save para lumabas na yung green sign sa videos ko na to. Kasi live stream lang to. Lahat ng live stream nyo, pwede nyo pa rin lagyan nyo ng ads. Nang i-click yung ano niya, yung ads pa. Ayan. Nalabas na lang din yan mamaya. Ayan, naka-green na siya. Ngayon mga kasulid, pupunta tayo sa Chrome para ipakita ko sa inyo kung paano ba yung midrolls na tinatawag. Paano ba gumawa nun? Ito siya. Sa Chrome to ah. Or browser, kung anong browser yung gamit na dyan. Alam niyan lahat ng mga monetize na. Punta tayo dito sa videos. Dito tayo pupunta sa halos lahat kasi ng mga videos ko mayroon na yung eto, papakita ko lang sa inyo yung withdrawals na tinatawag. Punta tayo syempre sa ating video at punta tayo dito sa sign na monetization na yan. Kagaya nito mga kasulid, kung yung videos mo is umabot sa 8 minutes pataas, ikiklik mo itong siyempre lalagyan mo ng check lahat yan, diba? Yung nandito sa baba. At yung withdrawals na to, i-click mo yan. Yan. Yan yung ibig ko sabihin na ikaw yung pwedeng maglagay ng ads dyan. Eto, wala akong ads sa unahan, kaya dagdagan ko siya. Ayan. Nalabas na yung eto ba, may blue. Ayang blue na yan. Advertising sa unahan yan. Kasi pwede mo namang lagyan dahil magpas ka ng 8 minutes pataas eh. Ayan. Yung nilagay ko is 1, 2, 3, 4, 5. Titingnan natin sa pinaka-last kung mayroon ba akong ads. Ayan. Pwede ka maglagay kahit saan. Pwede ka maglagay kung gusto mong 10. Iba nga 10 yung nilalagay nilang ads dyan eh. Ayan. Click lang natin yung ad break. Ayan. Depende pa rin kasi yan sa viewers mo. Kung marami kang viewers, syempre, lagay pa rin ang lagay sa YouTube ng mga ads kung maraming nanonood ng videos mo. Kasi doon nila malalaman kung videos mo na yun is clickable or watchable. Kasi nga, sa unang upload mo ng videos, kung dinayo kagad siya ng mga viewers, ibig sabihin, may posibilidad na dadami, marami yung mailalagay ni YouTube na ads kasi nga, watchable yung videos mo, di ba? Etong sa live stream naman, mga kasulid, papakita ko sa inyo, na pwede pa rin tayong maglagay ng advertising sa ating live. I-click lang natin syempre yung live. Huwag kayong matakot maglagay ng advertising sa live kasi nga mas maganda, mas marami yung ads kapag sa advertising mga kasulid. Sana napapansin nyo yun. Try nyo. Meron kayong ninja dyan, gamitin nyo. Basta siguraduhin nyo lang yung ninja nyo, hindi connect sa inyong Google account para hindi kayo mahuli. Marami akong naka-off pa yung ano ko. Naka-off pa yung aking monetization sa live stream. I-on ko siya. Ito mga kasulid ah, sure talaga mga kasulid na yung live stream nyo is marami siyang ads. Kasi naranasan ko yun dati sa friend ko. Monetize na siya. Yung winats ko yung live stream niya, doon ako nakakita ng maraming advertising.
saka ito pa pala mga kasulid, kung napapansin nyo, kung mayroon kayong mga videos na may yellow sign, kung hindi lang naman kayo tutorial, karamihan kasi sa tutorial lang tulad ng kagaya ng mga editor na pinapakita nila, ayun, itry nyong, sandali lang, maghanap ako dito kasi meron akong videos dito na ano sa'yo, na hindi ko pa, manual review. Pwede nyo siyang ipa-manual review mga kasulid ah. Kung yung videos nyo naman ina-upload is sariling video nyo, wala kayong pinopromote, pwede nyo siyang, ayan o, limited siya. Itatry kong mag-ano kasi nga background music lang naman to. I-click ko siya. Kung pwede ko pa ba siyang ma-ano, i-click ko yung monetization niya. I-click ko to. Itatry kong humingi ng tawad. Kasi yan kay master talaga siya na ano. Ayan, kagaya ba nito mga kasulid? Kagaya nito mga kasulid, pwede kayong mag-request ng manual review. Request to review. Kasi yellow siya, di ba? Limited siya. Limited yung ibig sabihin niya or no ads. Kaya magre-request ako ng review. Kung pwede ba akong lagyan ng ads nila. Try nyo lang, walang mawawala yan, hindi yan violation. Kaya ang nilagayan na pwede kang mag-request ng review para mabigyan ka ng ads kung yung videos na in-upload mo is suitable ba sa advertising or limited, di ba? Kasi mag-i-email naman yan kung limited siya. Ibig sabihin, limited or no ads yung yellow sign na yan. I-click natin yung request review. Ayan. Yung request to review, mga kasulid, yung ibig sabihin yan is manual review siya. Yung mga creators ni YouTube, yung mga tauhan ni YouTube mismo, yung tao ba yung magre-review nyan kapag manual review. Titingnan natin yan kung magkakaroon ng advertising at mga one day pa bago nyo malaman kasi may darating na email. Kagaya nito mga kasulid, papakita ko siya sa inyo, yung mga email sa akin ni YouTube sa mga yellow sign ng aking monetization na hindi na-approve kasi nga karamihan doon is yung ano ko, yung editor. Okay mga kasulid, sana nakuha nyo yung aking tips na sinishare sa inyo ngayon. At sana kung nagustuhan nyo ang tips ko na to, please give me a thumbs up, comment, subscribe, and click my bell button to notify you for my next video, tutorial, and personal vlogs. Thank you for watching. This is my... Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.